Alright mga kapatid, mula naman to ulit kay Melvs Castle, no? And USA National Security, pinalagan ng pagbabanta ng China. Hinamon kami, labanan mo sa gera, sabing ganun mga tol. No, US pinalagan ng China. Alam nyo mga tol, itong China kasi napakahilig talaga nilang mag-show off, no? Magpakita ng puwersa nila. Pero nagagawa lang kasi nila yan mga tol sa mga maliliit na bansa tulad natin. Na talagang alam yun, wala pa tayo sa kalingkingan nila mga tol. Wala tayo sa kalingkingan ng China. Ito nga lang mga tol ang nag-aalaga ng kuryente natin, 'di ba? Narinig natin sa isang sa Kongreso. 40% pag-aari ng China, 60% private sector. Pilipinas walang upuan, 'di ba? Hindi natin kontrolado 'yan mga tol, no? At kitang-kita niyo naman mga tol, sa bilang pa lang ng mga barko, talagang talong-talo tayo eh. So mahilig talaga sila magpakita ng puwersa nila para sindakin tayo, pero hindi naman yan aabot, no, sa gera kasi hindi rin gagawin ng China yan dahil alam nilang marami tayong kaalyadong bansa. Ito nga lang nakaraan mga tol eh, no, may lumilipad pa lang Poseidon, US Poseidon dito sa Escoda Shoal nung panahon na binangga tayo, itong video nito, na binangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua. So inaalmahan ngayon yan ng China. Inaalmahan, tapos nagpadala ng puwersa ang Amerika, inaalmahan niya ng China. Eto ngayon, panoorin natin to mula kay Melvs Castle. Bigyan natin to ng reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng opinion, reaction, commentary, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Matapos intentional na pagkabanggain ng China Coast Guard ng BRP Teresa Magbanua, nababahala na pati ang Amerika na baka anytime umatake ang China sa West Philippines. Ulitin natin ha, medyo malayo-layo pang mangyari yan. Kasi mga tol, yung pinanggigigilan nilang bansa na gusto nila talagang angkinin, Taiwan, hindi nila magawa yan eh. Dito sa West Philippines, mga tol, medyo malabo-labo pa nilang gawin yan. Gaya ng naunang babala ng Chinese Defense Minister, gagamit raw ng military force ang TNA Navy Warship pag hindi winidraw ng PCG ang ating barko. Antayin natin kung gagawin talaga nila yan, mga tol, kasi puro sila bluffing eh. Mahilig sila mang bluff. Katulad na lamang, mga tol, na di ba nagsasagawa tayo ng ano? Nagsasagawa tayo ng mga resupply dito sa may Scarborough. Sinusuplayan natin yung mga mangingisda. At nagsagawa pa nga dyan yung atin to, yung grupo na yon. Ang ginawang panakot dyan ng China, mga tol, aarestoin daw nila yung mga magiging trespassers dyan, di ba? Yun ang panakot nila. O, wala naman sila na aresto eh. Hindi naman nila ginawa yun, mga tol. Kasi alam nilang labag din talaga sa batas yun. Di ba? Labag sa batas yun dahil unang-una, hindi nila teritoryo yan. Hindi nila territorial waters yan, di ba? High seas yan. Pwedeng dumaan dyan ang mga barko. Merong freedom of navigation, mga tol. Lahat yun lalabagin nila pag ginawa nila yan. At dito naman, yung mga pagbangga-bangga nila rito sa ano, sa mga barko natin. Tingnan mo, hindi nila maamin. Kaya namin to binangga kasi pinapalayas namin dahil nasa teritoryo namin sila. Diba? Hindi ganoon ang reasoning nila mga tol. Ang ginagawa nila, kami ang binabangga, 'di ba? Kami ang binabangga ng barko ng Pilipinas, 'di ba? Pinapasa nila yung sisi, pinapasa nila yung mali, mga tol. Hindi nila maangkin na oh, binangga talaga namin sila kasi pinapaalis namin sila. Hindi nila magawa 'yon, mga tol eh. 'Di ba? Hindi nila magawa 'yon. Isipin niyo, ba't di nila magawa 'yon? Kasi alam nila mga tol, wala talaga sila sa posisyon. 'Di ba? Naninindak lang sila. Pag nagpumilit pa raw ang BRP Teresa Magbanua na maglagi doon, maghanda-handa na raw tayo sa posibleng mangyari. Yan ang pahayag ng China'ng pinalagan ni US National Security Advisor Jake Sullivan. Pag tinangkaraw ng China'ng palubugin ang barko ng PCG, mapipilitan ang Amerikang manghimasok sa gulo at MDT 'yon mga tol, Mutual Defense Treaty 'yon. Basta may palubugin silang barko, armed attack na 'yon mga tol. Na sobrang tagal ng panahon mga tol, hindi nila magawa. Namamalagi sila sa tinatawag na gray zone tactics. No, hindi nila magagawa 'yan. Barko ng PCG, mapipilitan ang Amerikang manghimasok sa gulo at i-apply ang Mutual Defense Treaty.
di na raw kailangan ng permiso ng AFP. Gaganti ang Amerika nung naaayon sa batas. Makailang ulit na rin kasing Pero sa MDT mga tol, alinawin lang natin. Baka kasi pagkakaintindi. Ito, nalinawan lang din ako rito mga tol eh. Pero dahil di sa mga napapanood natin. Depende kasi yan sa, sa gobyerno eh. Kapag ang gobyerno natin nag-invoke ng Mutual Defense Treaty, hindi naman daw yun nangangahulugan na bigla na lang susugod ang Amerika mga tol. Hindi ganun yun. Pag nag-invoke ang Pilipinas ng Mutual Defense Treaty mga tol, pag-uusapan pa ngayon yan, tatanungin ng Amerika, okay, so anong tulong ang gusto nyong gawin namin? Pag-uusapan din yan sa Amerika mga tol. Diba? Hindi yung tipong, invoke ang Mutual Defense Treaty, automatic, sugod agad ang Amerika. Hindi daw ganun yun mga tol. Yan dapat itong tumatak sa isip natin mga tol. Gaganti ang Amerika nung naaayon sa batas. Makailang ulit na rin kasing tinanggihan ni AFP General Romeo Bruner ang alok ng Amerika. We also have made very clear that our Mutual Defense Treaty applies to public vessels, including Coast Guard vessels that are operating in the South China Sea and in other waters. Ibig sabihin, kapag may gawin silang masama sa ating mga vessel, public at saka yung Coast Guard vessel, kasama kasi yun sa Mutual Defense Treaty, pwede na talaga ma-invoke yun. It also applies to aircraft for that matter. So the PRC well understands the long-standing commitment the United States has under its Mutual Defense Treaty to the Philippines, and the Philippines well understands that we have an ironclad commitment to support them in their lawful exercise of their rights, their maritime rights. Inakusahan naman ni Chinese Ambassador Wang Jilian ang Amerika at iba pang mga bansa na itigil na ang suporta sa illegal na gawain ng Philippine Coast Guard. Pero mo, nag-iisa lang yung Teresa magbanwa dyan, no? Puro China vessels na. Itigil na ang suporta sa illegal na gawain ng Philippine Coast Guard. Kaya raw yumayabang ang Pilipinas inuudyukan ng Amerikang palalain pa ang mga sitwasyon. Pero di lang naman Amerika ang kumundi na. Pati ang Japan nagpahayag na rin ng suporta. Kahit ang Taiwan nakaaway rin ng China, pumalag na. Oo, pati diba, European Union. The United States and some other forces push nothing but kill in the South China Sea and keep stirring up trouble in this sea area. Nananalangin pa nga ang China na sana daw wag nang makisali sa gulo ang hindi naman makakasali. Wala raw tong naidudulot na maganda. I hope that regional countries. Ako siguro ito mga tola. Kapag nagsidatingan yung hukbo ng European Union, Japan, Amerika, 'di ba? Lahat-lahat dito sa Indo-Pacific at talaga magbantay sila. Maging deterrent sila mga tol. Baka sakali no, magsiatrasan tong China kasi mga tol talagang mahinang bansa lang din naman yan talaga eh. Makikita mo yung pinapakita nilang puwersa, pang front lang nila yan, parang ampaw yan mga tol. Oo, malaki sila, malaki, pero kung ikukumpara mo yung puwersa nila sa puwersang totoo talaga, yung talagang merong experience sa totoong laban mga tol. O kaya sabihin na lang natin pagtulong-tulungan sila ng buong mundo, wala. Atras yung mga yan. Sila ang sila ang punot-dulo talaga ng gulo dyan eh. Sila ang sumisira sa kapayapaan eh. Became necessary literally against such evil thoughts behind the scenes. And hold that initiative of maintaining peace and stability in the South China Sea in their own hands. Ano kayang magandang gawin dito sa Chinese Ambassador? Pero kahit anong panawagan pa ng China na huwag manggulo ang US, handa ang Amerikang depensahan ang Pilipinas. Di naman nila pwedeng baliin yung batas eh. Yung kasunduan natin eh, di ba? Meron tayong 1951, mga tol, 1951 na Mutual Defense Treaty. Mga tol, hindi nila pwedeng baguhin yun. Kahit na sino pang presidente ang umupo dyan, kasunduan na pirmahan na yun, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga videong to na ating napanood? Pwede ka magbigay ng iyong commentary, reaction sa ibaba. Alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.